now, good morning! It's Wednesday at tingnan nyo naman mga harapan ng bahay. Oh, ay hanggang dito pa lang pagkakuha ng kalsada. Tapos na doon sa amin tapat. Mga tumbling na, mga wala ng laman. Ang schedule dito ay umaga at tanghali. Nabalik sila. Oh, yung mga basura. And ang lamig-lamig ngayon. Pero mas malamig kahapon. Pero parang pinagbigyan lang tayo sa paggala kahapon. Ngayon medyo kulimlim. At kanina umuulan, tumigil lang. Pero panigurado lang. Nagtaklog na ako para hindi tayo magkasakit kasi ang lamig. And dito na ako pumunta sa bus stop sa malapit sa Dominion kasi mas malapit at saka in case na umulan mas protected siya. Saka pag malakas ang hangin doon sa kabila, parang maguguho yung fiberglass na body at bubong nung waiting shed. Kaya parang mas komportable dito sa kabila. At ito ay una lang sasapitin bago yung sa may nainay. And so, first day na rin ang pasok ni Rapa Boy. And sana maging mas responsible siya sa pagising sa umaga. Nahanda ko na naman lahat ng gagamitin niya. And 5:55 kami mag-ina ngayon. Tinulungan naman ako ni Lolo kanina sa pag-prepare. Kung dati gumigising ako ng 6, ngayon 5:30 kasi 8 o'clock ang aking work. Kung 8:30, hindi ako nagmamadali. And so, andito na tayo sa Green Team. Green Team, dun sa isang nainay, fiberglass. Dito, green. Tapos dun sa work ko, dalawa, papunta at pauwi, puros black. Na, hindi pala, may bubog dito sa side na to. Kaya parang ganito, may bintanang bubog. And so, hintayin na lang natin yung bus. Hindi ko alam po anong oras. And so, ilang buwan na pala tayo dito? January, February, March, April, May. So, magperformance na tayo sa May 16. Yan, meron na naman tayo narinig na wangwang. Tapos, alam nyo bang, inhaler ko, isa na lang bago ang natitira. Tapos, mga 15 na lang yung ginagamit ko. So, yan na lang ang lifetime natin. Nalalabi na mga oras natin dito. Pero makikiusap naman daw si Lolo doon sa pupunta dito. Magpapabiyo daw siya ng inhaler ko. Kasi hindi pa rin namin napapagtuunan ng pansin ang pagpaparegister sa aming family ng GP namin. Yun yung doctor nga. Siguro dito na lang sa May Avalon kasi malapit yun sa amin para in case ng emergency, malapit tayo. Hindi lang natin alam kung magkano ang paregister. So, yun ang alamin natin. Medyo hindi pa pinagtutuunan ni Lolo ang mga bagay na yun. And so, ang tagal naman ng aking bus. Ano bang oras? Titingnan ko muna. Sadya pa lang maaga pa. And so, ine-edit ko pa yung ating, in-invite tayo ni tita, ng manager natin sa pa-dinner. Kasi may birthday yung naka-live naming kasamahan. Tapos merong dating kasamahan nila na magpapa-baby shower, pero hindi pa daw yung kanyang baby shower. Magpapa-baby shower ko. Ewan ko lang kung invited ako kasi hindi naman ako masyadong kilala. Tapos, yun nga, namasyal-masyal tayo kahapon. Tapos ngayon, work na ulit. And macha-challenge siya lola nyo. Dati, nakaserve ako sa one day duty. 2 days duty. Tapos ngayon, 3 days. So, 3 days straight akong magtatrabaho. Ano kaya ang magiging feeling? Tapos, 2 days naman na rest. So, okay lang. And next week, magkaka-duty na ako ng gabi. Ikakaunin naman ako ni lolo nun. So, wala tayong problema nun. Tapos, ang pasok ko hapon. Tapos, ang gabi na ang aking, siyempre, experience natin lahat-lahat. And alam nyo ba, ang dami ko nang dapat tandaan. Hindi ko alam kung maisisiksik ko pa sa utak ko. Kaya kailangan natin huwag masyadong mataranta, focus lang, para okay ang trabaho. And yun nga, sinusulat ko para matandaan ko yung mga ano. Tapos ang hirap din yung pag nagka-counter kasi iba't ibang column yun. Tapos each column may iba't ibang row. So, eh pag nagkamali tayo, baka ma-short sila, masisi pa ako. And so, mamaya na ulit ang kwentuhan. Sana mainit na para makapagpasyal-pasyal naman tayo sa ating pinagtatrabahuhan. Bye! Ang lamig at ang lamig. And at 34 Gardens, dyan sila nag-celebrate ng ansak and makita ko nga may pinali sila mga flowers sa mga heroes. And good afternoon! Tapos na ako mag-duty sa aking work. And tingnan nyo naman ang init-init ng paligid. Init-init. Mainit ang araw pero malamig. And syempre, it's time na to pasya. Kasi bukas, wala na akong time. Then Friday, baka umuulan. Kaya grab na natin ang chance ngayon na makapasyal dito sa malapit dito sa work natin. And let's go! And so, andiyan si Pak and Save. Oh. Pak and Save. Tapos babaroon pa tayo. Minsan bumibili din tayo. Kahapon dyan tayo bumili. Maganda dyan, sabi ni Lolo, kasi may bubong. And let's go pa! Ay, ang ganda ng building. Huli ka, Balbun. In the corner. Ito na yung then, ayan sila. Mayroon pa kumakaway sa ating mga pens.
sana subscriber. Then ito na yung next bus stop from ating sinasakyan, pero hindi pa tayo yan, layo pa tayo. Ang cute. And sa side na to, madami ditong dine-in. Ayan, may Indian, Cantina, Mexican food. Street na naman tayo. Tapos paparon ay may dagat doon. Yan yung sa Petone. May dagat. May upuan dito. Tambay. And para may nakikita na ako ulit bus stop. Oh, huwag tayo dyan. May kalaban. Another bus stop. Patatlo na yan. Ang ganda nun. Evening post. Petone branch. Ganda ng kanilang building. Duma, pero bago ang tinda nila, ha? Don't touch the name. Eh, mga accessories. Oh, nakatsyang attention. Necklace. All the necklace. Some gifts. May earrings. And ayun pa. Pero wala tayong pabili niyan. And books collection. May comics. Dami books. And dyan tayo nag-dining ng isang gabi. Inimbitahan tayo ng ating manager with the gang and chili spice. Ang hot dyan, grabe siguro. Crystal rain, ang ganda ng kanilang mga grada. Ganda. Oh, may air plants. $5 to $10. Mature na. Pero may pabiya ako dyan. Ang ganda ng store. Mga pampaswerte. Tibo, pero salon. Oh. George Apartments. Maganda. At saka yung kulay puti. Maganda din. Mga antique. Ayun. May mga piano pa sa loob at saka desk. Ayan ang makikita dito sa Petone. Ito ay Jackson Street. Ayan. Next bus stop. Pero tinatamad pa akong umuwi. Tinan niyo muna ang kapaligiran. Wala namang mataas na building. Tapos, two-story lang. Tapos nakita niyo ba yung building na yun? Ang ganda. Bank of New Zealand. Ang ganda ng building nila. And, Petone Community Police Center. O pag may reklamo ka, pwede ka dyan magsumbong. At may nakita din ako dito na Filipino Community. And ito yung Philippine Community Center. Hindi ko alam kung anong meron dyan, pero nahihiya akong pumunta. And doon ako sasakay sa susunod na basta. Okay na itong aking pamamasyal. Talamig na ng aking buka. And liban muna ulit tayo. Wala naman traffic light. Ano daw? Mabibili kaya ito? And ang cute ng mga tindahan dito. Oh. Ang so cute. Another collection. Antique collection siguro to. Ang ganda.
candle holder, mga frame, dock, at marami pa sa loob. Ay, ang cute, ang daming halaman. Ano kaya, yung residential? Ay, hindi. Ano daw yun? Hindi ko mabasa. Ay, ang ganda doon. So, ano, saan pa tayo? Daho. Ang ganda din siguro. Ang sarap. May mga ihaw-ihaw. Wala pa akong makita ang bus-stop. Nasunod. Baka babalik na lang tayo. Ang tagal. Wala na ulit akong makita ang bus-stop. Ano pa tayo? Meron pa naman siguro banda-banda roon. Ano, naliligaw na ba tayo? Babalik na tayo? O kailangan na natin ma-call a friend? Mga gal. Ang ganda. At Sally Angel. And, sinong gusto pumasok doon? So, may pag-asa na ako. May nakikita na akong basta. Nasamit na ang lola niya. And, I'm finally here. Pero hindi pa basta kung doon dumating. Hintayin pa natin yung bus natin. Dito na tayo sa loob. And so, yun na lang muna ang napakita sa inyo kasi wala na akong life kung paano. And, kakapasyalong naman natin kahapon. Kaya okay na yun. Para tayo may makita namang ibang mga kapaligiran. And, wait, may pakikita sa inyo. Ang magandang bahay. Technicolor. Tapos, may malalaking puno. And doon tayong pupunsahan natin. Sasakyan natin. Ay, hindi palaki. Hintayin natin na ating bus. Ang layo din. Ang layo din na nilakad ko mo. Ang tagal naman. So, si Rapa Boy. Yan, dyan na. Wait. So, naispatang ko nga si Rapa Boy. Nakikita niya na ba? Kaya, nagsabay na kaming umuwi ni Rapa Boy. Para, wala lang. Nahiya pa nga siya sa pagsundo ko sa kanya. Ganun ba talaga pag nagbibinata ng inyong anak? Nahiya nang magpasundo sa mami. Eh, hindi ko naman talaga siya susunduin. Nagkasabay lang talaga. Iyang hiya si baby boy. And from Rapa Boy, hinihingi ko sa kanya, sabi ko sasama ko sa vlog ko. And tingnan yung ating baby boy. Wow, may pasalubong si Lolo. Yummy. And that's all for today's video. And please like, share, and subscribe our YouTube channel. And thanks for watching. Bye-bye.